So the site, our topic for today is the site of the first mass, sa misa sa Pilipinas. Catholic mass yan ha. Saan daw ba siya unang ginawa? Sa Masao in Butuan or sa Limasawa in Southern Leyte? So recently nagkaroon kasi ng parang pagtatalo kung saan ba talaga naganap ang unang misa. It is in Masao ba? In Butuan or in Limasawa in Southern Leyte? Pero recently, nag-decide ng National Historical Commission of the Philippines or NHCP na according to their research, it is Limasawa. Pero ngayon hanggang ngayon, pinagtatalunan pa ng mga ano, ng mga historian. So according to Pigafetta, the site of the first mass was on the island of Mazawa. So yun daw yung name sa according sa ano ni Pigafetta, na discuss natin yun. Sa chronicles ni Pigafetta, ang unang misa daw ay naganap sa Mazawa on the Easter of the Sunday of the 31st of March in 1521. So two native chieftains were in the attendance. It is Raha of Masawa and the Raha of Butuan. So yun yung kanyang ano ha. So ang Butuan ay nasa Surigao del Norte, if I'm not mistaken. So malayo siya sa, ay medyo na, nasa magkalapit na ano din naman. Parang isang side lang ng Pilipinas, nasa eastward. Pero magkaibang probinsya. Ang Masawa ay nasa Mindanao. Ang Limasawa ay nasa Cebu. Nasa Visayas. So, yun yung unang ano, yun yung unang argument. So, inatinan siya ng dalawang raha from Mazawa and from Butuan. So, kung nasa Limasawa nga daw siya in Southern Leyte, paano makakarating dun yung raha ng Butuan? After the mass, a wooden cross was planted on the hill upon its summit. So, meron daw cross na itinayo doon sa burol, sa tuktok na isang burol. After ng mass. So, the Butuan tradition in Masao. Butuan claim rests upon a tradition that was almost unanimous and had broken for almost 3 centuries, namely the 17th, 18th, and 19th century. The date given in the first mass was April 8, 1521. So the monument was erected in 1872 as to strengthen the tradition. So yung ang unang-una is yung Butuan tradition na kiniklaim talaga ng mga taga-Butuan sa kanila nangyari yung kauna-unahang misa sa Pilipinas. So to the immortal Magellan, the people of Butuan with their parish priest and the Spaniards resident therein commemorate his arrival and the celebration of the first month on this site on the 8th of April 1521, erected in 1872 under the District Governor Jose Maria Carvalho. So again, ito na yung unang discrepancy. Ang paniniwala mula noong 1521, ang first mass ay naganap noong April 1521. Pero later on, it was found out that it happened according to Pigafetta's account or chronicles, it happened in March 31, 1521. So in 17th century, Father Francisco Colin, Society of Jesus Labor Evangelica, on Easter Day in the territory of Butuan, the first mass ever offered in these parts was celebrated and a cross planted. So yung mga nag-research about sa first mass. According naman kay Father Francisco Combes, Society of Jesus, Historia de Mindanao y Jolo, Magellan landed at Butuan and there planted the cross in a solemn ceremony. So, comparison of both accounts of Colin and Combes. So, yun yung ano nila, yun yung mga arguments at mga supporting documents and supporting primary source na nagsasabi na yung first mass ay naganap sa Butuan, in Masao. In 18th century, one passage in Colin which seems to have been misunderstood and misled some later writers. So, yun nga, dahil nga Masao, akala nila, it's in Limasawa and not in Masao in Butuan. Fray Juan de la Concepcion, one of the major historians who made the error related to Colin. So, Fray Joaquin Martinez de Zuniga, historian de Filipinas, the Butuan tradition was taken for granted since
Misstatements in the passages of are numerous if compared to the account of Pigafetta. So ang talagang may tawag ito ang talagang pinaka-authority dapat si Pigafetta, pero dahil nga yung ibang mga later historian nagkaroon sila ng error, misconception, misstatements, so naituro nila na yung First Mass ay samasaw in Butuan. So the Philippine Islands by Blair and Robinson shift the opinion from Masaw to Limasawa. So ito na yung introduction ng Limasawa. So Emma Blair and James Alexander Robertson, according to them, Father Pablo Pastel, SJ, the discovery of Pigafetta's account and Albo's logbook are the reasons of the shift of opinion. So kasi nga noong 1900s ang paniwala Masaw, kasi nga yung mga early historians pointed it in Masaw. Pero nung lumabas na nga yung account ni Pigafetta, yung kanyang chronicles, na naituro na na hindi pala sa Masaw, it's in Limasawa in Southern Leyte. So gumawa din ng research sila Trinidad Pardo de Tavera and Jaime de Vera. So yan, medyo maliit. So the evidence of Albo's logbook. Ayan, siguro pwede nyo na lang bigyan ko kayo ng 5 minutes. Hindi ko na i-elaborate. 5 minutes to screen it shot. 5 seconds rather. Para ma-screenshot ninyo at mabasa ninyo. Pwede nyo namang lakihan yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yan yung evidence. Albo's logbook. Limasawa evidence. The evidence of Pigafetta. Pigafetta's testimony regarding the route. Yung pinaka dinaanan. So kanyang ano yun, kanyang tawag dito, kanyang dinescribe. So meron ding map na dinescribe si Pigafetta, the two native king, the 7 days in Mazawa, and an argument from omission. So Ferdinand Magellan anchored off the eastern shore of the small island called Mazawa. There may be stayed a week during which on Easter Sunday the celebrated mass and planted the cross on the hill of the highest on the summit of the highest hill. So yun isa sa mga ano authority na evidence, mabigat, mahirap ipasinungalingan or i-defy, is yung syempre yung evidence coming from Pigafetta, na talagang siya yung ano, yung primary source na nandoon, na naganap, malamang siya pa ngayon nagmisa. So the island of Masawa lies in at a latitude of 9 2/3 degrees north. It is located in the south of Leyte, and its latitude corresponds to the position and latitude of the island of Limasawa, whose southern top lies on 9 degrees 54 minutes north. So yun ah, yung ano yung calculations, kasi yung degrees and minutes na yan. Yan yung calculation ng layo ng Masawa or ng Limasawa from the equator. So yun yung ginagamit. Siyempre may mga panukat noon sila, Magellan sa paglalakbay, yun yung ginamit nila to determine yung pinakalugar, yung absolute na location ng Limasawa. So from the islands of Masawa, the expedition sailed northeastward through the Canigao Channel between Bohol and Leyte. Then northwards parallel to the east coast of this latter island, then they sailed westward to the Camotes Group, and from where southwestward to Cebu. So kung napakalayo nga, parang hindi ganun kabilis makakarating ng Mactan sila Lapu-Lapu from Butuan, kung nasa Butuan sila, mas matatagalan sila. So no point in the itinerary did the expedition Magellan go to Butuan. The survivors of the expedition did go to Mindanao later, but after Magellan's death. Pero yung description kasi ni Pigafetta before Magellan's death. Pilots of the Legazpi expedition misunderstood that Masawa was an island near Leyte and Panawon. Butuan was on the island of Mindanao. The two were different places and in no wise identical. So siguro yung name, kaya nga from Masawa din Limasawa, yun lang siguro yung naging reason kung bakit nagkaroon ng pagkakamali in distinguishing the
exact place on where the first Philippine Mass or the first Mass in the Philippines takes place. So Limasawa, the complete and reliable account of the Magellan expedition in the Philippines in the Philippine shore in 1521 is that of Antonio Pigafetta, which is deemed as the only credible primary source of reports on the celebration of the first Christian Mass on the Philippines. So syempre siya yung taong nandoon, siya yung mismong nandoon, kaya nandoon sa pangyayaring yon, kaya hindi mapasinungalingan yung credibility ng ginawang mga accounts ni Pigafetta. So James Robertson, English translation of the original Italian manuscript of Pigafetta's account is most reliable for being faithful to the original text as duly certified by the University of the Philippines Department of European Language. So si hindi kasi 'di ba originally yung accounts nga ni Pigafetta was written in Italian. So si James Robertson baka daw ang ano eh yung pagka-translate sa English eh merong konting problema kaya nagkamali na ng pagtatala ng exact na location ng first mass. So hindi sabi ng UP Department of Department of European Language, hindi tama din yung pagkaka-translate, very faithful din eh. Kaya maaaring hindi naman din talaga nagkamali yung translation. At kung hindi nagkamali yung translation, hindi nagkamali sa pag-locate ng lugar kung saan naganap ang first mass. Pigafetta's Mazawa, the site of the first Christian mass held on Philippine soil, is an island lying off the southwestern tip of Leyte. So yun nga, bakit ba pinagtatalunan yung first mass? Siyempre, una, ano yan eh, that is a primary source, siyempre, kung may mali doon sa primary source, kanina kay Pigafetta, when it comes to translation, maaaring baka may iba ding pagkakamaling nagawa. So, dapat maitama. Second, it's pride of that town eh. Pride to ng Limasawa in Leyte, at saka pride ng Butuan, Masawa in Butuan, na sa amin ginanap yung first mas kaya syempre nagtatalo ang Butuan, ang city ng Butuan at saka ang Limasawa in Leyte na saan ba talaga naganap yung unang misa. Tsaka syempre yung pride ng mga tao na syempre sa amin kasi according nga sa kay Pigafetta sa amin, hindi sa ano naman ng mga taga Butuan, hindi sa amin kasi matagal ng paniniwala date back to 17, 18, 19th century pa na sa amin naganap ang first mass, which is in return napasinungalingan niya because of the account of Pigafetta na hindi ang misa pala hindi talaga sa Masawa in Butuan, although nakapagtayo na ng mga tawag dito ng mga rebulto doon sa Masawa, doon sa place kung saan naganap yung first mass. We must correct what hindi naman ito revisionism, we must correct kung ano yung naganap sa kasaysayan. Hindi ito distortion na parang minamali natin yung kasaysayan. Hindi. Tinatama natin kung ano yung maling perception before sa kasaysayan. No, nobody is perfect din naman. Ano pa? Maganda rin siyang pag-aralan kasi nga, yung location discussed or described in the accounts of Pigafetta nandoon. At the same time, makikita natin na ito pala yung dinaanan nung ito pala yung nangyari between the first mass up to the death of Magellan. So ano pa yung nangyari? Kumbaga nagkakaroon na tayo ng overview ng bird's eye view kung ano yung nangyari nung panahon nila Magellan, nung paglalakbay nila. Gaano kahalaga yun sa kasaysayan ng Pilipinas? Kasi identity natin yan eh. Tayo ang pinag-uusapan dyan eh. Hindi pwedeng tayo ay magkamali. So kung may pagkakamali man, dapat yun ay maitama. At napakahirap na itinuturo natin siya lalo na sa mga bata. Tapos mali-mali naman pala. So, kaya nga yan ah. It was already given na dignity ng National Historical Commission of the Philippines. Tinapos na nila yung debate. Sabi nila, based nga sa credible source na chronicles ni
Pigafetta, Antonio Pigafetta, ang first mass ay naganap hindi sa Masawa in Butuan, but in Limasawa in Southern Leyte. Hindi na yata Limasawa ang pangalan niya ngayon. So I hope you learned something, your activities in your module. Answer it. This will be the last topic for midterm. God bless, keep safe, and I hope you learn something from me.